Ito ang UNTV News Worldwide. Sawan tajaha, kumusta sa iyo, Bev? Ang aming pagpagbati sa wikang Chinese. Time check po muna tayo. Ngayon po ay alas 4:31 ng umaga. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Salamat sa Diyos sa araw na ito. Good morning sa iyo, Amiel. At syempre, magandang hapon naman dito sa Western Hemisphere. Ngayon ay araw ng Martes, April 18, 2023. Mula sa Taiwan, ako si Amiel Pascual. At mula sa San Diego, California, USA, ako naman si Beverly Saison. Maghahatid sa inyo ng mga umaatkabong balita mula sa iba't ibang panig ng mundo, UNTV News Worldwide, sa ating Global Headlines. Economic partnership ng Vietnam at Estados Unidos paiigtingin. Hinaharap ng pagsasaka sa Canada, nanganganib. 12 tao patay sa heat stroke sa isang award event sa India. Pagsusuot ng mask, maaaring ipatupad muli sa mga paaralan sa Singapore. Melbourne, nahigitan na ang Sydney bilang pinakamalaking lungsod sa Australia. Overseas Filipino workers sa Taiwan, hindi nangangamba para sa kanilang kalagayan sa gitna ng umiigting na tensyon sa Taiwan Strait. Chinese Ambassador to the Philippines Wang Shilian misquoted umano kaugnay ng pahayag sa OFW sa Taiwan. Una sa ating mga humahataw na balita, paigtingin ang economic partnership ng Vietnam at Estados Unidos. Isa ito sa napagkasunduan ng dalawang bansa sa kauna-unahang pagbisita ni U.S. Secretary of State Antony Blinken sa Hanoi. Ito ang umaatribong balita ni Axie Salem. Pinahayag ni Vietnamese Prime Minister Pham Minh Chinh at U.S. Secretary of State Antony Blinken ang pagnanais ng mga ito na lalo pang palalimin ang ugnayan ng Vietnam at Estados Unidos sa pagbisita ni Blinken sa Hanoi noong Sabado, April 15. Ito ang kauna-unahang pagbisita ni Blinken bilang U.S. Secretary of State. Una nang bumisita ang U.S. top diplomat sa Vietnam taong 2015 at 2016 noong siya ay Deputy Secretary pa lamang. Kabilang sa pangunahing agenda sa ginawang pagbisita ni Secretary Blinken, ang posibilidad ng pagpapalawig pa ng bilateral economic partnership sa pagitan ng Vietnam at Amerika. We're also growing our bilateral economic partnership. The U.S. is helping Vietnam double down on key reforms it's embraced, including on labor, intellectual property, fair trade, which have made it one of the fastest growing economies in the world. Muli rin iginiit ng kalihim sa pagpupulong ang pangako ng Amerika na palalakasin nito ang pakikipagtulungan sa Vietnam sa ilang larangan, partikular na sa kalakalan at pamumuhunan, gayon din sa agham at teknolohiya, edukasyon at pagsasanay, at pagtugon sa climate change. Ikinatuwa naman ni General Party Secretary Nguyen Phu Chung ang ilang mga positibong resulta ng ginawang mga pag-uusap sa pagitan ng top officials ng Vietnam at ni Secretary Blinken. Aniya, magsisilbi itong pundasyon ng Vietnam at ng Estados Unidos upang matapos ang panibagong antas ng pakikipagrelasyon at kooperasyon. Axie Salem, UNTV News and Rescue Vietnam. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nanganganib ang hinaharap ng pagsasaka sa Canada. Sa taong 2033, nakatakdang magretiro ang nasa 40% ng mga magsasaka sa bansa. Ito ang umaatikabong balita ni Charles Corpus. Pinahayag ng mga researcher na nangangailangan ng Canada ng 30,000 immigrants na magiging matagumpay sa larangan ng pagsasaka upang maiwasan ang nakambang labor crisis sa agriculture industry ng bansa. Gayunman, pinangangambang hindi sasapat ang mga kasalukuyang programa ng pamahalaan upang makahikayat o magkaroon ng suporta para sa workforce nito. Batay sa ulat ng Royal Bank of Canada o RBC, nasa 40% ng Canadian farmers ang inaasahang magretiro sa susunod na 10 taon. Samantalang 66% naman ng mga magsasaka ay walang succession plan.
Bukod dito, inaasahan din ng researchers na mababawasan ng 24,000 farm, nursery at greenhouse workers ang agriculture industry ng bansa. Kaya naman upang maiwasan ito, batay sa suhestyon ng ulat, dapat i-update ng Canada ang immigration programs nito. Ito ay upang magkaroon ng 30,000 farm-focused newcomers. Isa pang nakikita solusyon ay ang paglikha ng federal process para sa mga experienced temporary foreign workers upang magkaroon sila ng permanent resident status. Sa May 2023 naman, nakatakdang magtapos ang agriculture-specific immigration pilot program na sinimula ng Canada noong 2020. Layo nitong bigyan ng pathway sa permanent residency ang non-seasonal workers na may sapat na karanasan. As of February 2023, mahigit 1,500 na ng mga tao ang tinanggap sa bansa sa pamamagitan ng naturang programa. Charles Corpus, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinangalagahan. Dito ang Canada pa rin tayo, paglalaanan ng $2.4 billion ang water infrastructure sa Quebec, Canada. Tatagal naman ang programa ng 10 taon. Ito ang umaatribong balita ni Bianca Quijano. Inanunsyo ng Canadian government ang $2.4 billion investment para sa water infrastructure sa municipalities sa probinsya ng Quebec. Kabilang ang funding na ito sa Municipal Water Infrastructure Program na tinatawag na PRIMO. Sa ilalim ng programang ito, sasagutin ng provincial government ng Quebec ang 65-95% ng bills ng municipal project. Layunin ng initiative na ito na palawakin at ayusin ang water mains upang patuloy na makapagbigay ng ligtas na inumin sa mga residente. Samantala, inaasahan na 10 taon bago makita ang full completion ng proyektong ito. Bianca Quijano, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Rerepasuhin ng mga structural specialist ang abilidad ng ilang gusali sa remote inland Western Australia. Kasunod ito ng pananalasa ng severe tropical cyclone Ilsa. Ito ang umaatikabong balita ni Danny Delieva. Tinamo ng isang iconic roadhouse sa Pardue, Western Australia, ang pinakamalaking pinsala mula sa pananalasa ng ex-tropical cyclone Ilsa. Ayon kay Will Batt, isa sa may-ari ng Pardue Roadhouse and Tavern, nakaranas na siya ng Category 1 at Category 2 cyclones, subalit naiiba ang Cyclone Ilsa. Tinataya ni Mr. Batt na hindi bababa sa 4 million Australian dollars o 149.9 million pesos ang pinsala sa roadhouse at posibleng hindi madali ang pagtatayong muli ng negosyo. Nakahinga naman ng maluwag si Acting State Emergency Services Minister Sue Ellery dahil hindi anong apektuhan ang matataong lugar ng Port Hedland at Binidenga. Sa kabilang banda, patuloy ang damage assessment sa lugar ayon kay Western Australian Department of Fire and Emergency Services o DFES Commissioner Darren Clem. Samantala, ibig pag-aralan ni Associate Professor Jeff Button ng James Cook University, isang structural engineer, ang ilang cyclone-rated accommodation sa rehiyon. Ayon sa engineer, binubuo sa kasalukuyan ang bagong Australian standards na layuning maging disaster-proof ang mga bagong gusaling itatayo sa bansa. Inaasahan ito na magiging mas matibay ang disenyo ng mga bagong gusali na kayang labanan ang internal pressures kapag may cyclone. Danny Delieva, UNTV News and Rescue, Australia. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Abilang ang isang young football star sa mga nasawi sa mass shooting sa Alabama, USA. Nangyari ang krimen sa birthday party ng isang teenager. Mula sa Los Angeles, California, USA, may umaatkabong balita si Klein Sinka live. Klein, nakakalungkot itong balitang ito. Ilan na ba ang nasawi dyan sa recent mass shooting sa Amerika? O Amel, apat ang nasawi sa isang mass shooting sa birthday party na isang teenager sa Dadeville, Alabama, USA, itong nakalipas na weekend. Para mga edad 17 hanggang 23 ang mga biktima.
Kabilang dito ang rising sports star na si Phil Dowdell. 28 naman ang nasugatan at ang ilan dito kritikal ang kondisyon. Walang sinabi ang pulisya kung nasa kustodiya na nila ang suspect sa pamamaril. Subalit batay sa isang ulat, hinahanap pa rin ang gunman. Balik sa Yamil. Oh, Clyde, isa ito sa malaking problema dyan sa Amerika. Ano? Meron ka bang informasyon kung ilan na ang naitalang mass shooting victims sa Estados Unidos? Ilan na ba ang mga nasawi? Totoo yan, Amiel. Ayon sa Gun Violence Archives, isang non-profit research group sa gun violence sa Estados Unidos, simula noong taong ito hanggang mid-April, ay may mahigit sa 116 na mass shooting sa 196 naman dito ang mga nasawi. Kasama na rin sa bilang ang mga shooters sa mga insidente ito. Amiel. Oo, Clyde, nakakalungkot itong balitang ito. Mag-iingat kayo dyan, ha? Salamat, Clyde Singka, mula sa Los Angeles, California, USA. Patay ang 12 tao dahil sa heat stroke sa isang award event sa Western India. Ilang bahagi ng bansa ang nakararanas ng heat wave conditions. Ito ang umaatikabong balita ni Neset Bendanya. 12 tao ang binawian ng buhay dahil sa heat stroke, samantalang marami rin ang kinailangang isugod sa ospital matapos dumalo sa isang award ceremony sa Maharashtra State sa India. Ginawa ang government-sponsored event sa isang open area habang tirikang sikat ng araw at ilang oras ding nagtagal. Libo-libong tao ang dumalo sa event na isinagawa noong April 16, araw ng Linggo. Marami ang nagreklamong nakaranas sila ng dehydration at iba pang heat-related ailments pagkatapos nilang dumalo dito. Nasa 38 degrees Celsius ang naitalang temperatura sa Navi Mumbai kung saan ginanap ang event. Isang lungsod ito na malapit sa financial hub Mumbai. Batay sa mga opisyal, namigay ng refreshments sa venue, subalit ayon sa oposisyon, mismanaged ang activity at hindi dapat isinagawa dahil sa matinding init ng panahon. Nagpaalala ang health experts sa publiko na iwasan na matinding sikat ng araw sa peak hours na 11 a.m. hanggang 4 p.m. lalo na ngayong buwan ng Abril. Isa ito sa kinukonsiderang pinakamainit na panahon sa India. Ni Seth Bendanya, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Bev, kung dito sa Taiwan inalis na ang mask mandate, sa Malaysia muling hindi hikayat na magsuot muli ng face mask ang mga Malaysians sa gitna ito ng muling pagtaas ng mga kaso ng COVID-19 sa Malaysia. Ito ang umaatikabong balita ni Joanna Bisonia. Inaasahan ang pagkakaroon ng mas maraming social gathering sa Malaysia dahil sa paparating na holiday. Sa gitna ito ng muling pagtaas ng COVID-19 cases sa bansa. Tumaas din ang hospital admissions dahil sa COVID-19 ayon sa Health Ministry. Kaya naman hinikayat ng public health experts ang Malaysians na muling magsuot ng face mask sa mga pampublikong lugar. Lalo na ang mga individual na mataas ang banta sa pagkakaroon ng severe COVID-19. Gayun din ang mga hindi pa kumpleto ang kanilang vaccination regimen. Ayon sa isang public health expert, inaasahan na ang pagtaas muli ng COVID-19 cases sa bansa dahil sa mas nakahahawang Omicron strains. Karamihan naman ng mga pasyente ay mayroong mild symptoms. Subalit 6 beses na mataas ang deaths o pagkasawi sa mga hindi na bakunahan kaysa sa mga nakatanggap ng single vaccine dose. Kaugnay naman ng COVID-19 infections sa mga paaralan, pinayuhan na ang mga magulang na huwag nang papasukin ang kanilang mga anak kung may sintomas ng sakit. Joanna Bisonia, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Maaaring ipatupad muli ang pagsusot ng mask sa mga paaralan sa Singapore ayon sa Ministry of Education. Ito ay dahil maraming estudyante ang nakakasakit na mayroong respiratory symptoms. Ito ang umaatikabong balita ni Ara Dagdag. Kasalukuyang nasa gitna ng isang COVID-19 wave ang Singapore. Araw-araw, tumataas ang bilang ng impeksyon sa bansa. Noong nakalipas na Linggo, umabot sa 4,000 ang kaso kada araw. Ayon sa Ministry of Education, maaaring magpatupad ang mga paaralan ng mga hakbang tulad ng mask wearing.
Ito ay lalo na kung maraming estudyante ang nagkakasakit at may respiratory symptoms. Sa kabila nito, nananatili namang kontrolado ang sitwasyon, partikular na ang bilang ng mga estudyanteng lumiliban dahil sa flu-related illnesses. Pinayuhan din ang mga magulang kung may sakit ang kanilang mga anak na humingi ng medical na atensyon at pagpahingahin ang mga bata sa bahay. Hinikayat din ang mga mag-aaral na ugaliin ang kalinisan tulad ng madalas na paghugas ng kamay. Ara Dagdag, UNTV News and Rescue, Singapore. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Punta naman natin Land Down Under, na higitan na ng Melbourne ang Sydney bilang pinakamalaking lungsod sa Australia. Pagkatapos ito ng mahigit 100 taong paghawak ng Sydney sa titulo. Ito ang umaatibong balita ni Nina Bascon. Naungusan na ng Melbourne ang Sydney bilang lungsod na may pinakamalaking populasyon sa Australia. Kauna-unahan ito mula 19th century, kasunod na isang pagbabago sa boundary. Mahigit 100 taong hawak ng Sydney ang titulong largest city ng Australia. Subalit dahil sa mabilis sa pagdami ng populasyon sa Melbourne, kinailangang i-update ang geological boundary ng Victorian capital at idinagdag ang distrito ng Melton. Mula June 2021, 4.875 million na ang populasyon sa Melbourne ayon sa ulat ng Australian Bureau of Statistics o ABS. Mas mataas ang bilang na ito ng 18,700 sa Sydney. Dahil sa mabilis na population growth sa Western Melbourne mula 2011, kaya nagaroon ng boundary expansion. Ayon naman sa datos ng Center for Population Data, tinatayang magiging tahanan ng Melbourne ng nasa 6 na milyong tao sa taong 2031 at 6.1 milyon naman sa 2032. Samantalang lalagpas naman sa 6 million mark ang Sydney sa 2032 hanggang 2033. Sa April 2023, nakatakdang ilabas ng ABS ang regional population estimates nito. Nina Bason, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mula Australia, makikibalita naman kami sa inyo dyan sa Taiwan, Amiel. Sa gitna ng China-Taiwan tensions, hindi nangangamba ang overseas Filipino workers sa kanilang kalagayan. Anila, nananatiling normal ang kanilang pamumuhay at paghahanap buhay. Samantala, iginiit naman ang tanggapan ng Chinese Embassy sa Manila na misquoted lamang umano ang Chinese Ambassador sa kanyang naging pahayag kaugnay ng OFW sa Taiwan. Ito ang umaatikabong balita ni Amiel Pascual. Nasa 150,000 ang overseas Filipino workers o OFW sa Taiwan ayon sa pinakahuling tala ng Manila Economic and Cultural Office o MECO. Sa isang pahayag ni MECO Chairperson Sylvester Bella III, normal ang sitwasyon sa Taiwan at protektado ang kapakanan at interes ng mga kababayan sa island territory. Dagdag pa nito, walang dapat ikabahala. Ginawa nito ang pahayag kasunod ng kontrobersyal na sinabi ni China's Ambassador to the Philippines, Wang Xilian, na dapat umanong tutulan ng Pilipinas ang Taiwan independence para sa kapakanan ng mga OFW sa Taiwan. Ayon pa kay Huang, gagamitin lamang ng US ang bagong EDCA para makialam lamang sa China-Taiwan relations. Itinuturing na probinsya ng China ang Taiwan bagamat may sarili itong pamahalaan at military forces. Sa kabila ng pahayag at banta ng China sa Taiwan para sa mga ordinaryong mamamayan at mga OFW, tuloy pa rin ang takbo ng kanilang pangaraw-araw na buhay. Para naman sa ilan nating mga kababayan, hindi apektado ang kanilang trabaho ng alitan sa pagitan ng China at Taiwan. Sa lahat po ng mga kamag-anak po namin sa Pilipinas, huwag po sana silang mag-alala sa kalagayan naming OFW dito sa Taiwan, kasi wala na pong nangyayaring gulo o gira sa Taiwan at pagitan ng Taiwan at China. Ang pamumuhay po namin dito ay tahimik po, hindi po magulo. At yun po, normal lang po. May plano po ba kayo umuwi ng Pilipinas na? Wala pa po. Sa ngayon kasi okay naman po yung sitwasyon ngayon sa Taiwan, wala naman po mong problema. So,
Kasi po kami, tuloy-tuloy pa rin po ang trabaho namin dito sa Taiwan. Maging maayos naman po kami at wala naman pong nangyayari. Wala naman po kami nararamdaman na anuman, na may panganib or anuman. Hindi naman din po apektado ang aming trabaho ngayon. Nagtatrabaho po kami araw-araw. Hati naman ang reaksyon ng mga kababayan patungkol sa ginagawang Balikatan military exercise sa Pilipinas. For safety na lang din siguro, yung handa na lang ba? Para handa na lang ang Pilipinas siguro, pero yung sinasabi naman nila na mangyayari, pero para sa amin parang wala namang ganung mangyayari. Siguro handa lang ang mga Pilipinas doon sa mangyayari. Sa tingin ko po wala naman pong kasi parang lalaki lang po yung issue kung makikialam yung Pilipinas sa pagitan ng China at Taiwan. Nilinaw naman ni Department of National Defense spokesperson Arsenio Andulong na hindi nakikialam sa internal affair ng China ang Pilipinas. Gayunman, iginit din ng Philippine Defense official na dapat umanong may contingency plan na ang Pilipinas para sa kapakanan ng mga OFW sa Taiwan, anuman ang mangyari sa gitna ng lumalalang tensyon sa Taiwan Strait. Samantala, iginit ng Chinese Embassy sa Manila na misquoted lang umano si Chinese Ambassador to the Philippines Wang sa pahayag nito kaugnay sa OFW sa Taiwan. Inilathala rin sa tweet ng embahada ang transcript ng buong talumpati nito sa event. Nakasaad dito na may ilan umanong ginagawang excuse ang kaligtasan ng 150,000 OFW sa Taiwan para sa bagong EDCA sites. Bagaman China ang huling bansang nais magkaroon ng conflict sa Taiwan Strait dahil sa parehong Chinese ang nasa magkabilang panig, subalit hindi ito tinatanggi ang posibilidad sa paggamit ng puwersa at lahat ng maaaring hakbang upang labanan ang panghimasok na external forces. Amiel Pascual, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Salamat sa Diyos, Amiel, at okay naman pala kayo dyan at normal pa rin ang inyong pang-araw-araw na pamumuhay. Pero ito na, ang di natin makalilimutan, ang pinaka-aabangan nating lahat. Amiel, pwede bang bumati? Pwedeng pwede! Narito ang pagbati mula sa ating kababayan. Hi po sa mga taga-Pilipinas dyan. Ako po si Jerry Lindy Mandal from Toronto, Canada. 6 years na po akong hindi umuwi dyan sa Pinas. Miss ko na po yung mga taga-Pilipinas, especially ang aking magulang na si Inay Mili at Yensa. Ang aking pong in-laws na si Lolini Dimandal at Reynaldo Dimandal. At sa akin pong mga kapatid dyan, salamat po. Miss ko na po kayo. Ayan. Happy birthday naman sa pamangking ko na si Peter Ariola at happy viewing syempre kay Sis Marie, Sis Yang and Mami Lat Maliari. Shoutout din kay Arnel and Charlotte Ramos ng Marikina City, Adelardo Kanyada ng Calle Pogi sa Kupang Antipolo City, sa Dalaw team ng lokal ng San Diego at shoutout din kay Lourdes Alegria at sa lahat ng ating mga taga-subaybay sa UNTV. At happy birthday din kay Dante Amento and Israel Herona. Amiel. And happy birthday sa kanila, no? Kay Dante at kay Israel Arona. Kaya ako din, binabati ko yung aking nanay na laging nanonood, aking mga kapatid, mga pamangkin na laging nakasubaybay sa ating mga pagbabalita sa UNTV. At syempre, kay Mami Beth at kay Edad, kamusta po kayo? Kaya Beth, tawagin natin si Amigo Sherwin at ating pakibalita tayo. Ano ba yung aabangan natin ng mga humahataw na balita dyan sa Pilipinas? Amigo. Yes, good morning, Amiel at Bebs. Marami tayong mga humahataw na balita ngayong umaga. Ang isa sa mga good news ay ang rollback ano, sa presyo ng produktong petrolyo. Eh, nga lang sana, hiling natin, wag naman na mabilis uling tumaas. Magbabawas pero magtataas, parang nababawi lang eh. Diba? Para ma-enjoy naman ang ating mga kababayan, especially ng mga motorista, of course, na nangangailangan yan. At ang isa pa, ay napakinggan ko rin kanina, Amiel, ha, yung balita yun dyan sa Malaysia, yung pagbabalik ng mandatory na pagsusuot ng face mask dahil sa pagtaas uli ng COVID-19. Dito naman sa atin sa Pilipinas, ang Maynila, nagpahayag ang kanilang alkalde na posible na ibalik ang mandatory
ng pagsusuot ng face mask dahil sa pagtaas din ng kaso ng COVID-19 dito sa Maynila. Kaya hindi na naman natin may iwasan na mapag-usapan itong COVID-19 kasi marami tayong mga kababayan para bang umay na dyan sa usapang COVID-19. Kaya lang, pagka nga may mga ganyang issue na pagtaas, kailangan nating mabanggit. Ibalita natin kung ano ang sitwasyon dito sa ating bansa kaugnay niyan para pa rin makapag-ingat kagaya ng ating dating ginagawa. Sa inyo dyan, Amiel at Bebs, kumusta naman? Oh, dito amigo sa Taiwan, gaya na nabanggit ko kanina, simula kahapon, pwede na talagang totally magtanggal ng face mask at hinihikayat na nga na mag-face reveal na yung mga tao. Dahil napakatagal na panahon na talagang hindi na nag-aalis ng face mask yung mga tao dito. Yung mga estudyante nga amigo, parang nahihiya na silang magtanggal ngayon ng face mask dahil nasanay na sila na nakatago yung kanilang mga mukha. Kaya ngayon nga, hinihikayat naman na mag-alis na ng face mask, maliban na lang sa mga hospital at doon sa mga home for the elderly kasi sila yung mga prone sa mga sakit. Pero amigo, nabalitaan ko dyan sa Pilipinas na hinihikayat din na magpa-booster shot ulit, second booster ba tawag yun, amigo? Oo, tama ka dyan, Amiel. Matagal na sinasabi ng Department of Health yan dahil marami tayong bakuna ngayon Hindi naman tayo kinakapos kaya hinihikayat ng DOH o ng ating pamahalaan yung ating mga kababayan na hindi pa kumpleto yung bakuna. Marami pa kasi yung single dose pa lang ang natatanggap nila. So wala pa yung dalawa at siyempre yung booster shot. Marami pa rin. Kaya hinihikayat nila lalo na ngayon at medyo may pagtaas uli ng kaso ng COVID-19 sa iba't ibang bahagi ng ating bansa amin. Oh, Bev, diyan ba sa inyo? Ano bang ating mga humahataw na balita? Dito sa US, hindi na talaga halos pinag-uusapan yan tungkol sa COVID. At saka hindi na rin parang iniisip, marami ang iniisip ng mga maraming tao na kung ibabalik ang mask, maraming hindi rin susunod Kasi yun ang problema maraming mga pupunta na, marami na namang mga rallies dyan tungkol dyan sa mga mask. Pero hindi na nga inaano dito, minomonitor. Ang ginagawa na lang is yung bao dito sa school namin, nagbibigay na lang pagka merong mga holidays kasi yun yung mga ine-expect natin, pagka nag-gather yung mga tao, doon maraming prone sa hawahan. So pagka dito nagkakaroon ng mga holidays o merong upcoming holidays, makikita mo yan, namimigay na ng mga home testing kits na libre sa mga bata. Pero yan, wala na halos nagsusuot ng mask dito. At kami dyan ay mag-aabang ng inyong mga humahataw na balita, Sherwin. Maraming salamat at sa ating mga correspondents mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mga kasambahay, kung meron kayong hindi napanood na balita o nais umuling tunghayan ang UNTV News Worldwide, maaari niyo po itong balikan sa aming mga official social media account. I-like at i-follow lamang ang UNTV News and Rescue Facebook account at i-click ang subscribe button sa UNTV News and Rescue YouTube channel. Mapapanood nyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na iba pang video na nag-iisang public service channel. Kaya tara na, subscribe, like, and share. At narito naman po ang mga salita ng Diyos na maaari nating baunin sa pagpapatuloy sa araw na ito. Nasusulat sa Book of Zechariah, chapter 8, verse 17. And let none of you imagine evil in your hearts against his neighbor. And love no false oath, for all these are things that I hate, saith the Lord. At yan po ang mga umatikabong balita sa iba't ibang panig ng mundo ngayong umaga ng Martes, April 18, 2023. Susunod na ang programang Hataw Balita Pilipinas at sa UNTV at sa UNTV Radio La Verdad 1350. Sa ngalan ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue at ng UNTV Radio La Verdad 1350 mula rito sa San Diego, California, USA na tinaguri ang America's Finest City, ako si Beverly Saison. At mula naman sa Taiwan, ako si Amiel Pascual, dito sa UNTV at sa UNTV Radio La Verdad 1350. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.
Milyong salamat po sa Diyos.